Okay, mainit po ang panahon, di po ba? Alam niyo pong ginagawa ko? Nagkakape ako. Wala eh, talagang ito pong kape weakness na po natin. Okay, so ang atin pong pag-uusapan ngayon, no, sandali lang naman po ito. Ano po yung mangyayari sa mga napugutan ng ulo during the Great Tribulation? Ito po kasing pagpapapugot ng ulo sa biglang dinig, ne? Para pong very harsh, very hard, kumbaga parang napaka out of this world naman ng ugali. O talagang out of this world ang ugali ng Antichrist. Yan po ang kanyang paraan to execute those who refuse his mark. Yung nga pong 666. Kaya ang sabi niya, pugutan. So, nakalagay po sa Bible specifically, sabi niya, silang mga pinugutan ng ulo sa pangalan ni Jesus. Ayun po yung mga tribulation saints. What will happen after silang pugutan? Siyempre, mamamatay po sila at ang kanila pong soul, diretso po sa langit yan. Wala po tayong duda roon. Then, right after the end of the tribulation, syempre, yung Great Tribulation, ito po yung second coming ng Panginoong Hesukristo. Someone asked me, yung mga nasa Bosra, yung mga nasa Petra, sila po ay, nagtatago, hiding, no? I believe, marami rin po mga Hudyo na naging mananampalataya during the time of the Great Tribulation will be killed and executed by the Antichrist. Pero, ito po ang maganda rito. Isang karangalan na. Dahil lumalim sila sa Panginoong Hesukristo, lumalim sila sa relasyon sa Kanya, magiging isang napakalaking karangalan na for them na magpapugot. You know what I'm saying? Parang, hey, for the glory of my Lord, do it to me. Diba? So, rather than kumuha kami ng truck. Ay, may naaalala po ako dito. Ito po si Meshach, Shadrach, Abednego. These three friends, dapper cards po sila ni Daniel, no? Bata pa sila, mga teenagers. And yet, talagang meron silang paninindigan. No! Sabi doon sa king, si Haring Nebuchadnezzar, we will never ever bow down to that statue of yours. Di ba? Yung sa may bandang Dura, yung sa Old Testament yan. And nagalit si Haring Nebuchadnezzar, throw them! Into the fire, painitin ng 7 beses. Okay, so they did. Masunurin po yung mga inutusan. 7 ulit pinainit, sobra. Sa Bible, pag sinabing 7, perfect. So ibig sabihin, perfect heat na mainit. So throw them there. Tulad ngayon, ang init ng panahon ngayon, nagkakape ako, abay, talaga naman mainit. Okay, so tinapon sila doon. But what happened? Okay, alam naman natin. May nakita siyang, di ba? Tinapon sila sa loob. Pero teka lang, yung mga nagtapon, yun ang mga nasunog, yun ang mga namatay. Kasi sobrang init po nung ginawa nilang, ano, inom muna ako ng kape. Sobrang init po nung pugon. Ayan pala, iniisip ko yung pangalan. Pugon pala yun. Parang gawaan ng pandesal, no? Pandesal. Ito pong vlog na ito, pagka lumabas pong medyo mahina, wala pong diferensya yung ating ginamit na, ano, na gadget, no? Hinihinaan ko lang boses ko sapagkat I think may natutulog na kaming mga kasama dito at tapos kapitbahay tulog na. Okay, so gusto ko sabihin sa inyo, saan ba tayo? Ayun, okay. So yung pugon, pinainit ng 7 ulit at itinapon po yung magkakaibigan. Tatlo yung tinapon at namatay yung mga nagtapon. Pero sa pagkamangha ng hari na Nebuchadnezzar, teka, hindi po tatatlo yung tinapon natin. Bakit? Ano yung nakikita ko? 4! At yung isang Diyos, makapangyarihang Diyos. O, sino yung Diyos? Si Jesus Christ. Yon. So, ganun po ang mangyayari din, hawig, no? Dito po sa tinatawag nating Great Tribulation. So, sabi nila, sige, pugutan mo na kami. It's fine. It's okay. Makakapagbigay glory kami sa aming Panginoon rather than magpatatak kami ng iyong tatak. Alam niyo po ba ang nangyayari sa Old Testament tsaka sa New Testament? Especially ito, Book of Revelation, futuristic na, hindi pa nga nangyayari. So ito po ay may parallel talaga. At saka siyempre, parallel, pinapakita kay Old, kay New,
God is in control. Di po ba? So yung mga napugutan po ng... So yung mga pinugutan po lahat, rest assured po, lahat po sila bubuhayin po para makasama po nating mga na-rapture at papasok po tayo ng sabay-sabay sa millennial kingdom ng Panginoong Hesukristo, kanyang paghahari. So yan po. So pag nasa Panginoon ka, rest assured lahat, save ka forever. Good night na po. At may mga nagpapatugtog po ng video, okay, dito sa paligid. At sometimes naiisip po, sana hindi na po na-invento mga ganyan. Dahil sobra po nakaka-istorbo. Kung may mga vlogs tayo, baka makapiright claim. Okay, sige po. Bye.